Hi guys, very much welcome sa ating channel. And for today's video, usapang nanay muna tayo. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa kulebra. Disclaimer lang po, hindi po ako doktor. At ang sasabihin ko lamang po is based on my experience kung paano kong ginamot, kung ano yung mga ginawa ko nung magkaroon ng sakit na to ang aking anak. He is 4 years old and sa pagkakaalam ko, ang sakit na kulebra is very rare lang sa mga bata. Pero siya, nagkaroon siya. Ang kulebra ay isang pangkaraniwang sakit ng mga may edad at mga taong mahina ang immune system. Ang medical na tawag dito ay herpes zoster o shingles sa English. Ang kulebra ay nanggagaling sa isang virus at ito din ang virus na nagdudulot ng chickenpox o bulutong sa mga bata. Paano daw nakukuha ang kulebra? Noong bata pa tayo, nagkakaroon muna tayo ng bulutong tubig. Kapag gumaling na ang bulutong, ay mananatili pa rin ang virus sa ugat o nerve ng tao. Sa ating pag-edad, ay pwedeng magising muli itong virus at magdulot naman ng kulebra. Madalas, makita ang kulebra sa mga pasyenteng edad 50 pataas. Ayon sa survey, 50% ng mga taong umabot na sa edad 85 ay nagkakaroon ng sakit na to. Bilang paghahambing, ang mga butlig ng chickenpox ay nakikita sa buong katawan samantalang yung kulebra sa isang bahagi lang ng katawan. Pwede daw siyang tumubo dito, sa mukha, sa liig, sa tiyan, sa braso, sa binti. Pero hindi siya sa buong katawan, isang parte lang ng katawan siya tumutubo. Ano yung mga sintomas ng kulebra? Una, pamumula, pagkakaroon ng butlig. Tapos yung mga butlig nagkakaroon ng tubig, para saan napasok? Lagnat, pagkatae. Ito po, papakita ko po yung video. Ginoon ako makamakot? Sige. Dahan-dahan na. Anong sabi ng doktor sa'yo kagabi? Tusukin daw ako. Tusukin ka daw? Bakit daw? Kasi daw may lagnat daw ako. Kasi may lagnat ka. Ba't ka nagkalagnat? Sabi niya bakit ka nagkalagnat, sabi niya. Ay, si nanay para nagsabi. Sabi niya, when? When, sabi niya. Sa doktor. Yung pink na damit, tinusok niya yung pet ko. Papansin mo sa video, makikita mo namumula yung buong binti niya kasi doon tumubo eh. Namumula yung buong binti niya and then meron siyang mga butlig-butlig na makati. Parang napaso. Tapos may mga nana. Sabi ng anak ko, sobrang init daw ng paa niya. Tapos masakit, makirot. Tapos, yung baby ko, nagkaroon siya ng lagnat. Hindi bumababa yung lagnat niya. Pinakamataas is 40.2. And then, bababa lang siya to 38.7. Yun yung pinakamababa niya. And syempre, bilang magulang, napakasakit na makita mo yung anak mo na gano'n ang kalagayan. And then, hindi ako natutulog. Magdamag ko siyang pinupunasan. Pero hindi bumababa yung lagnat niya. Pinapainom ko siya ng mga gamot, paracetamol, suppository, nilalagyan ko. Pero hindi siya effective, hindi bumababa yung lagnat niya. Then, dinala namin siya sa doctor, first doctor. Binigyan siya ng gamot. Mefenamic para daw dun sa kanyang para painkiller. And then, after 2 days, dinala ko ulit siya sa doctor kasi parang feeling ko hindi siya effective. Hindi gumagaling. Binigyan rin siya ng pampahid na antibacterial, pero feeling ko lalo siyang lumalala. Lalong dumadami yung mga butlig, tapos lumalaki yung mga paso, yung parang paso. And then, dinala ko ulit siya sa isang doktor.
sa ibang doktor na to. Binigyan siya ng ibang pamahid. So, ito. Hovicor. Yan. Para to sa pangangati. And then, iba yung gamot niya. Para naman sa painkiller, iba rin yung binigay niya. Pina-stop niya yung mefenamic kasi hindi daw nun kaya. And then, meron siyang antibiotic na binigay. And then, ito yung napansin ko about sa sakit na to. Para mapabilis yung recovery niya o para ma-prevent yung paglala ng sakit. Unang-unang tip, huwag na huwag mo siyang hahayaang uminit. No? Yung paa niya. Alibay sa anak ko, yung sa paa niya, di ba tumubo yung shingles o yung kulebra. Napapansin ko, pag tumataas yung lagnat niya, kahit anong gawin kong punas, kahit anong gawin kong remedy, para mapababa yung lagnat niya, hindi talaga siya bumababa. Sobrang init ng paa niya, parang nakakapasok. So, ang ginawa ko, yun yung pinunasan ko ng pinunasan. Pinilit ko na pababain, binabaran ko ng basang tuwalya yung kanyang paa. So yun, napansin ko, nung humupa yung init ng paa niya, kasabay nun yung paghupa ng lagnat niya. Bumaba ng 37 degrees. Yung dating 40.2 degrees Celsius na temperature ng katawan niya. So mula nun, kasabay ng mga gamot na binigay ng doktor, after 3 to 4 days, nakarecover na siya. Para na lang siyang nagdahilan. Na sabi ng doktor, yung mga sakit na ganito is umaabot ng 2 weeks o 1 month pa daw. Cold compress. And then, huwag mo siyang papahiran ng kung ano-ano dahil may irritate lang siya. Lalo lang siyang lalala. Lalong mga ngati. Lalong mamamaga. So, yun. And then, mag-check up sa doktor para sa antibiotic. Alamin yung mga tamang gamot, kung paano yung tamang pag-inom. Sundin lamang po natin yung sinasabi ng doktor. And of course, pinaka-importante, palakasin po natin yung ating mga katawan. Palakasin natin yung ating mga resistensya, kumain ng mga masustansyang pagkain, mag-ehersisyo, matulog ng sapat. So, yun lamang po. Prevention is the key, sabi nga. Yun lamang po, mga kananay. Sana po ay nakatulong ang video na to para sa inyo. Maraming salamat po and see you next time.